Ayan, naka-share screen na ako. Say hello to Dr. Octopus. Kung napanood nyo na yung trailer. So, tulad ng konsepto ng Spider-Man No Way Home ng multi-universe ni Doctor Strange, tulad ng pag-aaral ng kasaysayan, ay babalikan natin ng nakaraan nun. Sana all binabalikan. Sir, wag na po natin balikan ng nakaraan. Tapos na po yan. Hindi natin siya actually babalikan ng literal. Muli tayo yung susulit sa nakaraan. Muli natitingnan lang mga nakaraan. Hindi tayo mag-isa pas. Nasa present na tayo. And muli lang nating titingnan ang nakaraan. Okay? Tulad ng konsepto ng multi-universe, nagbabalik si Dr. Octopus na Spider-Man. Kung fan kayo ng Spider-Man at ng ibang Marvel movies. Ayan. So, parang ganun din ang mangyayari ngayon. May ilang konsepto na magbabalik mula sa nakaraan. At yan ang pag-aaral ng kasaysayan. Before anything else, and I just want to ask you a question. What comes in your mind when you hear the word history? Past events, culture, memories, ang dami. Lessons, colonization. Tingnan nyo po. Salamat sa 64 na sumagot. So we are now in our lesson 1. Our lesson 1 is meaning and relevance of history. So in every introductory part of a course, syempre, nandiyan ang pagde-define tulad ng ginawa natin kanina sa art appreciation. Ganun din dito sa readings in Philippine history. So maybe na na-define nyo na to noon, pero i-redefine ulit natin ngayon bilang isang refresh o pag-review. So unahin natin ang etymology ng salitang history. Okay? So history etymologically, nanggaling siya sa salitang Griego o Greek na historia. Parang ano na, karakter lang sa Attack on Titan. Historia meaning knowledge acquired by investigation. Okay? So, yun na ang ibig sabihin. So, ang pag-aaral ng kasaysayan, ngayon pa lamang ay sinasabi ko na sa inyo na hindi ito basta pag-memorize lamang ng mga pangyayari. Sige, noted yan, Castillo, na walang daw ng internet. Okay? So, hindi ito basta pag-memorize lamang ng mga pangyayari at ng mga tao o ng mga kaganapan. So, mahalaga na ngayong college level nyo ay magkaroon tayo ng analysisyon ng mga pangyayari. Bakit ba ito nangyari? Ano ang mga rason at ito ay nangyari? Bakit ba ito ang naging desisyon ni Emilio Aguinaldo, ni Andres Bonifacio at ng iba pang mga importanteng mga tao, notable person sa kasaysayan ng Pilipinas? Ano ang naging epekto ng kanyang mga hakbang o ng kanyang mga desisyon? Ano ang naging epekto ng economic policy na pinatupad ni Pangulong Carlos P. Garcia, so on and so forth. No? Yun ang mga mahalaga dapat na malaman sa kasaysayan, hindi yung mga detalye na minememorize lamang. Okay? Tinawag itong inquiry or investigation. Dahil sa pag-aaral ng kasaysayan, ang mga historiador o ang mga maranalaysay ay para ding mga detectives. Naghahanap kasi sila ng clue. Naghahanap ang mga historiador o ang mga maranalaysay ng mga clue pabalik sa nakaraan. Naghahanap sila ng mga ebidensya na nagpapatunay ng mga pangyayari. Okay? Para silang mga inspectors o mga detectives. Okay? Hindi sila basta nagbabasa lamang ng mga libro sa library, hindi sila basta mga nagbabasa lamang sa mga arkibo o sa mga archives. Hindi nila i-share ang kanilang knowledge, no? Tinitingnan nila at iniimbestiga nila kung tama ba ang mga dokumento na nakasurvive mula sa past hanggang ngayon sa present at para mapagtibay ang isang historical event o ang isang historical na pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. At syempre, ang mga evidence na ay ang kanilang sinasaliksik ng mga historical data. Mamaya, no, bibigyan natin ng kahulugan yung mga term na yan, no? Historical data, history, so on and so forth. Okay, next slide. Ano naman ang technical na definition ng history? As a discipline, according kay Merriam-Webster, o Merriam, sabi nila, noong 2018, define history as a chronological record of significant events such as those affecting a nation or institution, sample yan, often including an explanation of their causes. So, nandiyan ang salitang chronological. So, talagang chronological ang pag-aaral ng kasaysayan. So,
Pwede namang by part pag-aralan siya. Walang problema doon. Pero sa pag re-record ng kasaysayan, ito ay mula sa pinakamatanda papunta sa kasalukuyan. So mamaya, ipapakita ko sa inyo ang pagta-timeline ng mga historian sa kasaysayan. Kung narinig nyo na yung mga salitang BC, BCE, AD, o BP, o and others. Okay? So ang kasaysayan, basically, ang pagtatala ng mga pangyayari simula nung kauna-unahan hanggang sa kasalukuyan. Nahati din ang kasaysayan sa iba't ibang aspekto at iba't ibang lugar. Philippine history, world history, o kaya naman Asian history, and others pa. May mga branches pa ang history like military history, diplomatic history, peace history, women history, social history, political history, and others. Okay? Another definition of history. History is a narration of the events which have happened among mankind, including an account of the rise and fall of a nation, as well as other great changes which have affected the political and social condition of the human race. Okay? So, ibig sabihin lang dyan, ay nire-record ng history ang iba't ibang mga pangyayari, lalo na yung mga notable o yung mga significant tulad ng mga gera, pagkakasimula ng mga sibilisasyon, pagkakabagsak ng mga bayan, o pagkakawala ng isang lahi, and others. Okay. Mahalaga kasi ito upang malaman natin ang mga pangyayari ng nakaraan at bakit ba ganito tayo ngayon sa present time, o bakit ba tayo ganito ngayon sa kasalukuyan? Bakit ba tayo nakakaranas ng demokrasya? Bakit ba may mga lahing Amerikano sa atin? Bakit ba may mga Pilipino na may dugong Hapon? Diba? Bakit naman ganito ang ating kultura? Bakit ganito ang pagkain natin? May food history din kasi, no? Very interesting yan. Bakit ganito ang ating lugar? Bakit ganito ang pangalan ng mga bayan? Bakit ganito ang ating mga pangalan? So on and so forth. Mababakas sa kasaysayan ang nakaraan. Subalit, masasalamin din ang kasalukuyan sa pamamagitan ng nakaraan. Okay? Konektado kasi yan. Present and past. Okay? So, late nang na-realize ng mga tao ang kahalagahan ng pagre-record ng mga pangyayari. Late na talaga. Kung iti-trace back natin ang mga pangyayari ng nakaraan, late nang na-realize ng mga sinaunang tao ang malaking tulong ng pagre-record ng mga pangyayari. Kasi hindi naman nila naisip eh. Halimbawa sa Pilipinas, napaka-konti ng mga record natin ng pre-colonial period, no? Napaka-konti. Siyempre, ang priority ng mga tao during that time, economic and political. Siyempre, ang priority nila, magtanim para mag-alaga ng hayop, o kaya ano, crafting para meron silang makain, o kaya naman magsakop ng mga lupain, mamuno, makipagkalakalan. Yun ang priority nila. Hindi pa nila naisip ang kahalagahan ng pag-record ng kasaysayan. No? Kung i-compare natin ang Pilipinas sa Korea, mas matagal, mas unang na-realize ng mga Koreano ang pagre-record ng kasaysayan. Mas unang napahalagahan ng mga Koreano ang pagre-record ng kasaysayan. Sino dito na nanood ng K-drama? Ayan. Give me a heart sa chat box. Ayan. Ako nakapanood lang pero hindi ko hilig. Korean novela kung tawagin ng mga Pilipino. Sino dito yung nakapanood ng mga ano, yung mga Antim ay Imperial. Imperial Korean History. Yep. Heart po sa chat box. Grabe, apat yung heart ni Kenyones. Mukhang hindi ito natutulog hanggat hindi nakaka-next season. Ayan, si Agbalog. Si Adarbe. Golden Heart ni De Los Reyes. Peñalber. Ma'am Cardenio, Levantino, Regulto, Soper, Dice, Halata, Manibog, Bongbonga, Ladika, and others. Ayan, daming heart ng kulay nung kay ano, Hermosina ba yan? Okay, so napanood nyo ba yung ako nung high school ako, nagsimula nung bata ako, elementary high school. Nagsimula ang sumikat yan ng mga ano, Jewel in the Palace. Kailan nyo ba si Jang Yum? Jumong hanggang sa patagal ng patagal hanggang mga mag-Queen and I and Queen Shondok, Dongi, others. Okay? Totoo po yan. No?
ang nakakatawa sa Korean history, alam nila ang lumang kasaysayan nila. Merong mga, I mean, alam din naman natin ang atin. Subalit sa kanila, madami silang mga ebidensya. Maraming mga datos. Kung babalikan ang imperial kaharian ng hari, malagi natin yung makikita na may library. Nakikita nyo ba yon? Laging may aklatan. Laging may library sila doon sa kaharian ng doon sa may basta doon sa palasyo ng hari, 'di ba? Patunay yan na mahalaga na sa mga Koreano ang kaalaman. May impluwensya din kasi ng Chino eh, 'di ba? Alam na nila ang kahalagahan ng pagtatala ng kasaysayan. Okay? Syempre madaming pangyayari sa nakaraan, daro na rin sa Pilipinas, bakit hindi na itala agad marahil sa colonization? 'Di ba? Marahil sa pagsakop sa atin, no? Hindi natin na isipan o napagtuunan ng pansin na maitala ang nakaraan, which is yung nakakalungkot. Okay? Kaya ngayon medyo nahihirapan ng mga historian na itala ang kasaysayan kasi mahirap ilimbag ang mga bagay na walang ebidensya. Mahirap mapatunayan at sabihin sa lahat ang mga bagay na chismis lamang or haka-haka lang sa kasaysayan o yung tinatawag na speculative history. Mamaya, no, bibigyan natin kaulagan ng speculative history. Ayan, next. Nakakatuwa, yun, nabanggit ko lang kasi nakakatuwa yan sa mga Koreano. May maaga silang sense of history. On the other hand, or on the other side, also, history are events occurring before written record are considered prehistoric. Mamaya, i-define din natin yan. The umbrella term that relates to past events, excuse me, as well as memory, discovery, collection, organization, presentation, and interpretation of information about these events. At ang tawag sa mga tao na nagsusulat ng kasaysayan o nagkokolekta ng mga pangyayari upang ito ay mapagtagpi-tagpi, no? Para itong mga piraso ng isang puzzle, tulad ng isang jigsaw puzzle, ang tawag dyan ay historian or sabi nila, historiador or mananalaysay. Okay? Ayan. Ang history din ay referred sa accounts ng mga phenomena, especially human affairs in chronological order. No, may magkakasunod-sunod na mga events na mga pangyayari. Ito yung nagiging source ng pagkilala natin sa mga pangyayari at kung sino ba talaga tayo. May dalawa daw may nauri ng history. Ayan ang factual history at speculative history. Unahin natin i-define ang factual history. Ito daw yung kalimitang pinag-aaralan natin. Ano nga ba ang factual history? Presents readers the plain and basic information, the events that took place, answering the WH question what, or the time and date with which the event happened, or answering the question or WH question when, the place with which the event took place, or answering the question where, and the people that were involved, or answering the question who. Okay? So, sa factual history, from the root word factual, so, ito yung pag-aaral ng kasaysayan. O, pwede natin sabihing approach din ng pag-aaral ng kasaysayan na mas inaalam o unang inaalam ang mga primary details ng pangyayari tulad ng saan nangyari, kailan nangyari, sino ang mga taong naroon noong ito ay nangyari, at ano ang nangyari. No? In medyo simple at medyo mababang kaalaman pa lamang. Pero importante rin ito sa kasaysayan dahil ito ang primaryang datos na kailangan din malaman sa mga significant events ng kasaysayan. Lalo na sa Philippine history. For example, pakitingnan ng larawan sa ibaba, makikita sa larawan sa kaliwa ang picture ni Jose Rizal kasama ang kanyang babasahin o nobelang ginawa na Noli Metangere. So, kailan niya ito sinulat? Ano ang kanyang sinulat? Saan niya ito sinulat? Ayan. Yan ang mga tanong. At sino ang mga kasangkot dito? No? Siyempre, pwede natin sabihin na pwedeng si Maximo Biola, si Ferdinand Blumentritt, o Fernando Blumentritt, dahil kinulang daw sa pera si Rizal noon sa pagpapa-imprenta at pagpapalimbag ng Noli Metangere at El Palubusterismo. Yan ang mga tumulong sa kanya. Halimbawa lamang yan. Sa kanan, makikita ang larawan sa kanang ibaba ng representasyon or pagkasalarawan ng unang sigaw sa Pugadlawin. Agosto to ginanap. Hindi ko lang eksaktong alam kung kailan. Pero last week yung pag-alala dyan o paggunita. Tatandaan nyo to mga anak ha. Kapag students, kapag ka mayroong mga pangyayari
na kamatayan, mga ganyan, sa kasaysayan, yung mga holiday, hindi lahat ay celebration. Ang iba ay paggunita. No? Mali ang salitang celebration. Mali. Nakukuha niyo ako, may, halimbawa, namatay yung kamatayan ni Rizal. Mali ang salitang celebration. Dapat in memory or paggunita. Nakukuha niyo ako? Nagigits niyo ako? Thumbs up nga sa chat box. Yan ang kalimitang mga simpleng mga bagay na pagkakamali natin. Hindi pwedeng celebration. Masaya ka. Diba? Oo, may magandang naidulat ang pagkamatay ni Rizal. Pero mali ang salitang celebration. Parang birthday lang. Diba? Ang sinaselebrate, mga birthday. Birthday ni Rizal. July 16. Diba? 1935. Ang pagkamatay niya ay December 30, 1896. Yun ang in memory. Yan ang mga masimpleng bagay sa kasaysayan na dapat matutunan natin. Ha, nakukuha niyo ako. Para sa isa parate, patay si Rizal. Something like that. Okay? Ayan. Masimpleng bagay lang yan. Next. Cryopugad. Ayan, yung cryopugad lawin. Mapag-aaralan natin ito, no? A-analysay natin. Susuriin natin ito sa pag-aaral natin ng kasaysayan. So, sa totoo lang, no, hindi talaga Tukoy ang tunay na lugar ng sigaw sa Pugad Lawin. Hindi pa matibay ang sinasabing lugar ng talagang unang sigaw sa Pugad Lawin kung saan pinunit daw ang mga sedula. Hindi pa talaga Tukoy, marami pang pagtatalo kasi maraming mga conflicting arguments sa kasaysayan. Madami at nagtatalo-talo diyan ng mga historiador o ang mga mananalaysay. Nagtatalo-talo sila diyan, no? At pag-aaralan natin 'yan. At factual history ang unang sagot para malaman natin ang mga importanteng pangyayari sa kasaysayan. Salamat sa mga thumbs up. Ayan, next. Pangalawa, mas malalim ang speculative history. Ano nga ba ang speculative history? It goes beyond facts because it is concerned about the reasons for which events happened. Nag-move na ba sa inyo yung slide? Ayan, medyo delayed sa akin. Niritin ako din sa phone ko eh. Concern about the reasons for which events happened, such as answering the question why and the way they happened, or answering the question how. Okay, so mas malalim ang speculative history dahil sinasagot nito ang mga tanong na why at how. Bakit nangyari? No? Bakit nagkaroon ng sigaw sa Pugad Lawin? Paano ito naganap? No? Sa gitna ng kolonisasyon, paano ito nagawa ng mga Pilipino? Diba? Sa pagkakalimbang ni Rizal ng kanyang mga nobela, paano niya ito nagawa? Diba? Habang siya'y nasa Europa, no? Paano niya ito naisulat? Ano ang kanyang mga inspirasyon? Bakit niya ito sinulat? Ano ang nais niyang mangyari? Ano ang nais niyang maipahiwatig sa kanyang mga mambabasa? Mas malalim ang approach o ang lapit ng speculative history kumbaga sa factual history. It also tries to speculate on the cause and effect of the event. According kay Cantal at Cardinal et al. Sir, ano po bang mas mahalaga? Factual or speculative history? Kambal ang factual at speculative history, mga anak. Kambal sila, coincided sila, para silang parte ng barya, harap at likod, na hindi pwedeng mag-exist ang isa nang wala ang isa. Hindi pwedeng factual lang. Alam mo lang ang what, where at when at who, pero hindi mo alam ang why at ang how. Hindi rin pwedeng alam mo lang kung why at how, pero hindi mo alam ang what, when, who at where. Kambal sila sa pag-aaral ng kasaysayan. Unang gagawin ang factual, pangalawa ang speculative. Pwede rin naman ding mauna ang speculative bago ang factual. Subalit hindi pwedeng mawala ang isa. Parang inductive at deductive lang. Magkaibang pamamaraan, subalit isa ang patutunguhan. Okay? Gagamitin natin ang factual at ang speculative sa pag-aaral ng kasaysayan. Pero more on speculative tayo. Dahil hindi natatapos lagi sa factual. Dahil malilimutan din natin ang factual, subalit pwedeng manatili sa puso natin ang speculative. Okay? Bukod sa history, ayan, i-define din natin ang salitang historiography. Naririnig pa ba ako? Medyo mahina kasi yung internet ko eh. Naririnig pa ba? Pwede may sumagot. Yes po. Yes po, sir. Yes po. Yes, pa ba? Apa, sir. Apa, sir.
Yes, dinig po. Okay, thank you. Thank you sa sumagot. Okay, okay, okay. Thank you, thank you. So, sa pag-aaral ng kasaysayan, malamang ay makabangga nyo ang historiography. Ano nga ba ang pinagkaiba ng history sa historiography? Define muna natin. Historiography is the practice of historical writing. It is the traditional method in doing historical research that focus on gathering documents from different libraries and archives to form a pool of evidence needed in making descriptive or analytical narrative. Sa madaling salita, ang historiography ang pagsulat ng kasaysayan. Wala po sa slide. Ay, meron po, ma'am, sa akin. Ewan ko sa iba. Baka po internet yan or naghahang lang po. Refresh na lang po tayo, no? Ang historiography ay ang pagsulat ng kasaysayan. Ito ay pinag-aaralan ng mga nag-i-specialize sa pag-aaral ng kasaysayan. Tulad sa UP, De La Salle at iba pa, AB History ang course o ang program na kinukuha. Okay? Kaya ang iba ito sa history, no? Na pag-aaral lang ng mga nakaraang pangyayari. Kaya para sa katulad nyo na nursing o ibang program na kinukuha, history tayo, not hindi historiography. Iba pang kahulugan, according to Encyclopedia Britannica 2017, shortly defines historiography as the writing of history based on the critical examination of sources, the selection of particular details from the authentic materials used in those sources. Also, it is the synthesis of the details into a narrative that stands the test of the critical examination. Sa madaling salita talaga, matapos masuri ang mga datos o ang mga sources ng kaalaman sa kasaysayan o pangyayari sa nakaraan, matapos ding mapatunayang authentic ang o mataas ang validity ng datos, ay isisynthesize ito, i-interpret at pag-aaralan at isusulat ang kasaysayan. Yan ang historiography. Sa madaling salita, 1BSNA, sa madaling salita, ayan, tingnan po ang slide. Medyo delayed lang talaga, no? Sa madaling salita, history is the study of past events. While historiography is the study of history. Nakukuha nyo? Ang history sa Tagalog ay ang pag-aaral ng mga nakaraang pangyayari. Subalit ang historiography ay ang pag-aaral mismo ng kasaysayan itself. Mismo pag-aaral ng kasaysayan, paano isulat ang kasaysayan, paano tingnan ng kasaysayan, paano isalaysay ang kasaysayan, paano imbestigahan ng kasaysayan. Ang history, yung mismong parang nagpre-present ka lang ng mga past events tulad ng mga ginagawa natin nung junior high school hanggang ngayon sa college. Okay? At ang history ay para sa lahat. Ang historiography ay para lamang sa mga historian. At hindi tayo historian, so history tayo. Okay, next tayo, ayan. Define natin ang prehistory. Ang prehistory ay nangangahulugang period where information of the past were recorded in materials other than written documents which may not be understood by a historian. So, ang prehistory from the prefix pre, ibig sabihin bago or before, ang prehistory ay ang period ng mundo o ang period ng kasaysayan ng tao kung saan hindi pa naisusulat ang kasaysayan. Ito ang panahon na walang naitala na kasaysayan. So, hindi malinaw talaga kung kailan talaga ang putol ng prehistory sa historical period. Dahil bawat lugar may iba't ibang mga pangyayari. At nagbago ang mga timeline. Halimbawa, sa mamaya may bibigyan ako sa inyo example. Halimbawa, ito yung oldest record sa Pilipinas. No, ito yung oldest record na nagsasabi ng mga bagay tungkol sa prehistory, yun ang pagbabasihan. Okay? Iba-iba. Pero, pag narinig natin ang salitang prehistory, lagi natin may isip ang Stone Age. Tama? Lagi natin may isip ang panahon ng bato. Ang old at new Stone Age, tulad ng nasa larawan. Primitibo pa ang tao. Dahil nung panahon ito, hindi pa talaga sila nagsusulat. No? I mean, hindi pa ganun ka-develop. Kung napanood nyo, yung... Shout out sa mga nakapanood nito.
Kung napanood niyo yung movie na The Croods, ayan, The Croods, yung parte ng SpongeBob na ano, na prehistoric, then yung Flintstone Family, Cartoon Network medyo luma na. Ayan, tsaka yung Ice Age. Iba-ibang ano, iba-ibang ano ng Ice Age. Ang pinagbasihan nila ay prehistoric period. Okay? May alam ang tao, nalaman ng tao ang prehistoric period, hindi man na isulat ang kasaysayan, pero dahil sa artifacts and fossils. Nakuha niya ako. Artifacts, mga nakasurvive na mga kagamitan. Ang fossils ay mga remains ng mga hayop at tao at halaman. Okay? Yan po ang pinakaiba ng artifacts at fossils. Okay? So, bagamat din na isulat ang kasaysayan, naitala ang pangyayaring ito, tinest yung mga artifacts at fossils na yan ng carbon dating. Tinetest yung tagal ng carbon, uranium, ibang mga, may uranium dating din, so on and so forth, na nag-i-stay dun sa buto o dun sa remains. Maraming malawak na paliwanag dyan sa arkeolohiya. Pero yan ang pinakamadaling paliwanag dyan. Ayan. Dahil hindi na susulat ang kasaysayan ng prehistory, pinagbasihan ng mga artifacts. Ayan. Halimbawa, nang nasa kaliwa ay ang mga stone artifacts. Stones yan. Sir, paano po nalaman nila na yung batong yan ay panahon pa ng ano, carbon dating nga, carbon dating. Then paintings, drawings, at sculptures. Nakita nyo na ba yung sculptures na yan sa ikanang ibaba? Those are Moai heads sa Eastern Island, sa Polynesia, sa Pacific. At meron din sa, dahil around Pacific, nasa, meron din sa South America, tsaka sa north, gitnang sa Central America, yung, kung napanood nyo yung Night at the Museum, 1, 2, 3. Yung nagkasalita. Okay. Moai heads. Hanggang ngayon, isa pa rin pala, isipan ko sino gumawa ng Moai heads. Sa Facebook, may mga picture ng arkeolohiya na napakalaki pa daw ng bahagi nito sa ilalim. Nakikita niya sa Facebook, napakalaki pa daw ng bahagi nito sa ilalim na nakalubog, na nakakagulat. Sa, may mga alien theory pa. Pero hindi natin pag-aaralan yan. Baka tapos na yung semester, hindi pa tayo tapos sa alien theory. Baka hindi pa tayo tapos sa alien theory, ha? At yun ay spekulasyon lamang, hindi walang patunay. Pero pwede. Hindi ko sinasabi. Hindi natin sinasarado ang pinto na hindi. Ayan. Okay? Pero nakakatawa pag-usapan yung alien theory ng kasaysayan. Okay? Yan ang mga records ng prehistory sa madaling salita. Okay, speaking of prehistory. So sa Pilipinas, ang pinaka-oldest record, no? Ang pinaka-oldest record ng mga prehistoric period natin na nakasurvive mula sa past hanggang sa kasalukuyan ay ang Laguna Copper Plate. Narinig niyo na ba ito before? Thumbs up nga sa chat box. Ang Laguna Copper Plate na sinasabing mula pa daw noong 900 CE. Natuklasan ito noong 1987. Ng isang mangingisda sa Laguna de Bay. Shout out sa mga malapit sa Laguna de Bay, Baklaran, Mamatid, Gulod, Marinig, Butong. Ayan, shout out. Ayan, natuklasan ito, no? Nakakatawa dahil ito ay gawa sa copper o sa tanso. Kaya madaling nakasurvive. Kasi paggawa lang sa balat ng hayop, sinulat doon, no? Sa dahon, sa lupa, sa bato, mabilis ma-perish o mabilis mawala. Okay? Malaki ang naging kontribusyon o impact ng Laguna Copper Plate sa kasaysayan ng Pilipinas. Para lubusan nating maintindihan, ayan, kung ano ang 900 CE, ayan, ito, meron na akong timeline sa inyo. Kung hanggang ngayon, nalilito pa rin kayo sa timeline ng kasaysayan, ito, oh, makitingnan po. Ayan. Ito yung isang webinar na inatiranan ko sa Arkeolohiya nitong August lang. Ayan, nagkasalta si Mr. Victor Estrella, idol ko yan. Ayan. So, pag merong BC at AD. Ito yung historical timeline base sa Gregorian calendar. Ayan. Kapag ka nakarinig po kayo ng BC, ibig sabihin non before Christ. Pag nakarinig po kayo ng AD, Anno Domini, Latin po yan na ibig sabihin after death ni Cristo. Kaya may before Christ. Partner yan, BC at AD. Tapos pag BCE naman, tsaka CE, sila partner. Before Common Era, Common Era. Kalimitang ginagamit ng dati sa history books, BC at AD. Kasi masyadong religious sa mga tao. Pero mali yan. Dapat scientific ang approach sa pag-aaral ng kasaysayan, hindi religious. Sana eh, nag-preach na lang tayo dito. Ayan. Ang BCE at CE, kalimitang ginagamit na mga arkeolohiya. May bago ngayon, before present, tsaka before AD ng 1950. So kapag
pataas ng pataas yung numero sa BC at BCE, pa-old ng pa-old. Pero pag pababa ng pababa yung number, pa-present ng pa-present. Sa AD at CE, kapag kapataas ng pataas yung number, pa-present ng pa-present. Parang integers, kuha. Pag pababa ng pababa, ang AD at CE, pa-old ng pa-old. So, ang 900 CE, ayan, around yan dito. Nung ibig sabihin na, nung 900 CE daw ginawa yung lagoon ng copper plate ayon sa carbon dating. Pero natuklasan lang ito noong 1987. See? Nakakatawa, no? Nung 1987 lang natuklasan, tapos malaki naging impact nito sa kasaysayan. Paano kung hindi natuklasan? Tagal na bago matuklasan, no? Maraming impormasyon sa loob ng lagoon ng copper plate inscription. Pinapalaya na yung kanununuan o pamilya ng isang tao dahil sa pagkakautang at sa pagkakaalipin. So patunay yan na isang matinding ebidensya na nag-e-exist ang alipin sa prehistoric o pre-colonial period ng Philippines. No? Isa yung matibay na ebidensya at isa yun sa mga impact ng Laguna Copper Plate Inscription. Patunay ang Laguna Copper Plate Inscription na meron na tayong mayamang kabihasnan ng pre-colonial bago pa man sila dumating. Uulitin ko at lagi kong sasabihin, mali ang mga nakasulat sa aklat na napakinggan, hindi ito haka-haka ko ha, napakinggan ko to sa isang historian nung umatend ako ng isang conference sa PUP Santa Mesa noong 2018. Hindi ito haka-haka ko lang. Sabi niya, mali ang term na Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes. Sinantunay na pangalan ni Ferdinand Magellan dahil isa siyang Portuguese na naglayag sa ilalim ng Spanya. Mali ang salitang Ferdinand Magellan discovered the Philippines. Mali. Maling-mali. Marami tayong babasaging dito sa kasaysayan. Maling-mali. Pag sinabi mo daw na discover, walang ibang nakakaalam. Ikaw ang unang nakaalam. Nakukuha niyo ako? Pag discover, ikaw ang unang nakaalam. No, eh bago pa man tayo bago pa man sila dumating nung 1521 sila dumating. Bago sila dumating nung 1521 ay nakikipag-trading na tayo sa mga Chinese at pinatunayan 'yan ng mga porselanang kagamitan, pinatunayan 'yan ng Laguna Copper Plate Inscription, pinatunayan 'yan ng mga ano ng mga balangay o mga bangka, lahat 'yan pinatunayan. Mali, ang kung ilalagay nila 'yon sa aklat, ang tamang term daw ay Ferdinand Magellan rediscover us. Kung ano lang gawin, visit o ano, I mean found us, ganun. Eh gusto nilang gamitin 'yan sa salitang discovery kasi mas maganda pakinggan. Pero mali yun eh. Hindi porkit maganda pakinggan, yun ang gagamitin. Mali eh. Di ba? Yan ang mga dapat paguhin sa kasaysayan. Yan. Sa eksperto lang tayo makinig. Hindi ako eksperto. Sinasalin ko lang sa inyo ang mga natututunan ko. Sasabihin ng mga kolona, ng mga tao na primitibo tayo. Na, ano, pagsabi kasi primitibo, hindi ka sibilisado. Di ba? Ang salitang civilization sa kasaysayan ay ibig sabihin, civilized ka. Kumikilos ka ng pagiging tao. Yun ang civilized. Kumikilos ka ng pagiging tao. Gumagamit ka ng kagamitan, kubyertos, alam mo ang pamumuno, bahay, alam mo ang konsepto na. Di ba? Pag primitibo ka, mukha ka, para ka unggoy. Para ka unggoy kumilos. Bakit sasabihin ng mga historiador, ay ng ilang mga tao, laro na ng mga colonizers na primitibo tayo? Why study history? Ano ba talaga ang mga rason bakit dapat natin pag-aralan ang kasaysayan? So according sa isang American historian, ayan, so nakuha ko to sa reference, si Peter N. Stearns. Ayan, si Peter N. Stearns, sabi niya noong 1998, may pinublish siyang article ng American Historical Association na nagsasabi at nag-enumerate siya ng mga rason kung bakit ba dapat natin pag-aralan ng kasaysayan. Ayan, ayan siya. Okay? So, meron siyang binigay na ilan. No? Kinontextualize ko sa Philippines. Una, ito yung una. And history helps us understand people and societies. Mas maiintindihan natin sila at mas malalaman natin bakit ganun yung mga naging choice nila o mga naging action nila. So, maiintindihan natin yung sistema meron tayo ngayon, no?
by looking back to the past, we can better know ourselves today. Tulad ng nasa larawan, no? Sikat na, nakatala na sa kasaysayan at hindi na pwedeng baguhin pa. People Power Revolution noong 1986, nung nag-snap election si Ferdinand Marcos at si Corazon Aquino, madami ang naganap, madami ang nangyari. Mas maralaman natin kung babalikan natin ang nakaraan kung bakit demokrasya ang natatamasa nating uri ngayon ng sistema ng gobyerno. History helps us understand change, how the society we live in came to be. Ano kayang ibig sabihin ng phrase na to? Ayan. Anyone? History helps us understand change and how the society we live in came to be. By knowing the struggles, the challenges of the past, ay pwede natin mabigyan ito ng solution sa present. And marami tayong pwedeng matutunan sa mga pangyayari ng nakaraan. Halimbawa, sa mga ipinapakita o pinamamalas na katangian ng mga nasa larawan, o ng ilang mga Pilipinong revolusyonaryo at ng ilang mga notable na tao ng kasaysayan. Marami tayong pwedeng matutunan ng core values at historical values sa kanila. Mga nagpamalas ng God-centeredness, kasi religion, naroon tayo ng Catholicism or ng Catholic, okay? Pwede mong i-adapt yan kung gusto mo. At leadership, dahil may political aspect ang history, mga namuno, hindi lamang sa gobyerno, pati sa mga oposisyon, sa revolusyon, sa mga organisasyon, sa mga samahan, sa mga rally, at sa iba pang mga grupo. I-adapt ang kanilang leadership skills at leadership values. Okay? Ang mga naging action, decision making nila at way of thinking. Sa integrity na pinamalas nila, sa kabutihang loob at pagiging matapat. Pwede natin gawin yan. At pwede rin ang nasyonalismo, pinamalas nilang damdaming nasyonalismo. At kung ano-ano pang mga core values, yan ang pwede makuha natin sa kanila at matutunan. Which is, I found beautiful and I found na mas mataas ang sense kaysa sa dates. After knowing the dates, so what? Wala na akong kadate. Di ba? So what? Di ba? Ayoko nga makipag-date eh. So, di ba? After mo malaman kung kailan namatay si Rizal, so what? Di ba? The most important part is why he died. Kanino siya namatay? Di ba? Okay lang din malaman paano siya namatay nung binanggit niya ang salitang consumatum est, na isang Latin na salita na it's already finished. Tanggap niya na. Yan ang mga sinabi niya. So on and so forth. Okay lang. Pero dapat malaman pa natin beyond that. Bakit? Thousands whys. Yan ang dapat natin sagutin para mas maintindihan natin. And the more na natitrace baka pabalik, the more na mas maintindihan mo kung sino tayo at ano tayo. Diba? The more na mas feeling mo, mas nabubuo ka. Diba? Hindi ko naman sinabing ano, kulang tayo para tayong isang lalagyan na natuloy na napupuno sa paglipas ng panahon. Okay? Next, number 4. Iisip po na ako. History provides identity. Ayan. Lalo natin malalaman ang pagkakakilala natin dahil sa pagkilala natin sa sarili natin. Tulad na sinabi ko kanina, hindi tayo primitibo, may kaalaman tayo, may dunong tayo. Sinulat lang ng mga Espanyol ng ganyan. Ha? Kaya po nakakita ko ng Spanish, gagawin ko yung Spanish sardines eh. Joke lang. Ganun ang dapat maging ano natin, di ba? So, syempre, peace na ngayon, may UN na, after ng World War II, ayan, may mga treaty na tayo, may mga kasunduan na tayo. Ayan, lagi ko tatandaan nyo to, my dear students, 1BSNA, huwag natin kalimutan ang nakaraan. Hindi kinakalimutan ang nakaraan, isinasantabi lamang. We must not forget the past, but we must set aside the past. Kahit yung mga heartbreaks mo before, huwag mong kalimutan yan. It will make you stronger. Nakakuha niyo ako? Kahit yung mga paasa mong naging crush, huwag mong kalimutan. No? Magiging pundasyon mo sila para maging stronger ka sa future. Pwede kang matuto. Hindi naging effective yung panliligaw ko kay ano dati ng gantong pamamaraan, ibahin ko ngayon. Parang simple as that. Ganon din ang pag-aaral ng kasaysayan. Kung hindi naging effective dati ang ginawa ni Pangulong Carlos Figueroa, ibahin, kung maging pangulo ko, huwag kong gawin yan. Kung ganito, kung nag-marshalo si Ferdinand Marcos, ganito nangyari sa mga Pilipino. Kung maging pangulo si Duro, kung maging pangulo si Duro, ay, syempre, huwag natin gawin yan.
those kind of things. Ano daw ang mga skills ng isang estudyante na pwedeng ma-develop sa pag-aaral ng kasaysayan? Number one, the ability to assess evidence. Pwede tayong mag-analyze ng mga ebidensya. Pwede tayo dito mag-analyze ng mga ebidensya. The ability to assess conflicting interpretations. Dito, marami tayong ma-encounter ng mga conflicting arguments. I-test natin yan, i-analyze natin kung ano yung mga flaws ng arguments nila, mga fallacies. Parang philosophy lang, no? Marami tayong magiging sample nan. Next, number three, experience in assessing past examples of change. Okay? So, aralin natin ng mga naging pagbabago sa kasaysayan, pagbabago sa lipunan, pagbabago sa kaugalian, pagbabago sa mga pagtingin, pagbabago sa gobyerno, pagbabago sa mga lugar. Those kind of examples.